Good morning mga mare. Maaga pala sinamahan ko ang aking alaga si LPO para kumuha ng diagnosis. Dito pa lang meron ng pinipilapang para kumuha ng medical exam. Dito bawal ang picture. Pinagdala ko ng birth certificate at ID ang alaga akong si Dan para ipresent niya sa mga requirements na kailangan dito. Ang mga requirements na kailangan dito para pagkuha ng driving license ay PDC Practical Driver School 2,400, Medical 100, Driving School 1,000. Examination yung brong at to, tenga to. Pag-release na ang license, 685 babayaran. Kaya ang lahat ng total naman tayo 4,600 gratified. So ngayon, ang Practical Driving School na 2,400, may mga lecture kayo tungkol sa mga dati na ito sa inyo na magiging teacher ninyo. Sa tatlong session, meron kayong 4 hours kada session. Kaya abot ng 12 hours ang pag-lecture. At kasama na ang driving school. Bumalik na ako ng bahay mga mare. Kasi iniwan ko na si Dan sa LTO. Mag-exam na kasi siya. Pati meron na siyang lecture. Mag-start na kasi siya mag-lecture. Kaya kinuha ko na ang sleeper ko pandagat. At syempre, binasa ko na yung mga kailangan namin ni Sugar Daddy. At meron kasi kaming date. Bumaba na ako sa baba. At naghihintay na si Sugar Daddy. Alam niya naman Sugar Daddy, ayaw niya naghihintay. Kasi kanina pa siya nagising. Dahil nga maaga nga akong nagising din. Kasi naman ko ang aking alaga para kumuha ng driving license. O, tignan niyo ang aking Sugar Daddy. Nag-check na ng mga ilaw dito sa bahay. Sabi niya, kung gumagana pa daw yung ilaw. Sabi ko gumagana yan. Nakapatay lang siya. Hindi naman ginagamit yet. Para tipid sa kuryente. Yun na nga, lumabas na ako mga mare. Anong oras na rin, mga hapon na, hindi na gano'ng mainit. Kasi lagi ko sinasabi kay Sugar Daddy, pag lalabas tayo ng bahay, kailangan medyo hapon. Kaya pumunta na ako sa likod para kunin yung sleeper niya malaki. Kaya medyo tuyo na. Pag diyan ko sinasampay, yung tulungan ng isang aso namin. Medyo makalat dito sa likod. Pag hapon kasi, nagbabaksakan yung mga alaman, yung mga bulak na. Kaya para maruming tignan. O, ayan. Nagpasta na nga si Sugar Daddy. Sinod na niya ang kanyang sleeper na malaki. Si Snow at si Zoe gustong sumama at naglalambing kay Sugar Daddy. Hindi sila pwede sumama sa date namin Sugar Daddy sa tondaligan. Kala ko nasa tanda ni Sugar Daddy ang kanyang sleeper. Hindi pa pala. Nahirapan na kasi siyang yubo ko. Ito naman si Zoe pati si Snow. Hanghaba ng dila. Paano ba naman gustong sumama sa amin? O kaya ito tingnan yung Sugar Daddy. Ayan, naalis na kami. O, sige, sunod si Snow. Pati si Zoe. Pati si Jana umiyak na rin. Sabi namin, hindi sila pwede sumama at kami aalis at may date kami ni Sugar Daddy. Kaya ito, papunta na kami ng Tondaligan mga mare. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Tondaligan. Ito na nga mga mare, pagbukas ko ng sasakyan, medyo makalat na naman. Hindi ko na nalinis ang loob ng sasakyan. Kaya ito, dinala ko na yung mga gamit namin sa loob. O, yan, hindi na makayuko si Sugar Daddy. Alam niyo ba mga mare? Alam na mga mahihilig na maglakbay na ang asensya ng lahat ng paglalakbay ay tungkol sa iyo at sa iyong kasiyahan. Naniniwala rin ako sa kasabihan, from time to time, one must release the green built up inside them to free their emotion like the ocean, sabi ni Susie Cassin. Papunta na kami ng Bunungan Tondaligan Blue Beach, isa sa pinaka-accessible na beach sa Pangasinan. At ito ay matatakpuan sa Dagupan City, Pangasinan, na kilala rin bilang Bangus Milkfish Capital ng Pilipinas. Nakakatuwa ang madalas kong pangarap na lumipad papunta sa malayong beach destinations tulad ng Boracay kapag nakakasakay lang ako ng jeep at palipas ng oras para lang makahinga ng kaunti dito sa Bunungan Tondaligan Blue Beach. Maaring wala itong puting buhangin tulad ng Tondol Beach sa Anda, Pangasinan. Ngunit ito ay malapit sa city proper at ang pinong kulay abong buhangin at malino na tubig ay ginagawa ito sa isa sa pinakasikat na beach sa nasabing nalawigan. Isa rin ito sa kilalang paraiso sa Pangasinan dahil napaka-relax ng lugar na ito at tiyak na makakalimutan mo ang iyong mga problema. Dahil sa narinig at naramdaman ko ang malalakas na alon, napagtanto ko na kailangan ko ng vitamin C para bigyan ako ng inspirasyon at ang paglalakbay sa dalampasigan ay napakaginhawa sa pakiramdam. Marami rin mga hotel at restaurant na makikita mo sa malalapit sa beach bukod sa paglangoy sa malinaw na tubig
kahit sinong turista ay maaaring kumanta sa pinakamataas na boses kasama ang maraming establishmento na nanag-aalok ng bidyoke habang ang dalampasigan ay bukas sa lahat. Makakakuha ka ng ibang sariwang inihaw na seafood mula sa mga operator ng mga cottage. Kung ito man ay isang tanghalian sa labas at ang ilang pag-ikot ng beer at ang sariwang hangin ay gagawa ng ilang magagandang alaala. Quality time na nakikipag-hangout kasama ang mga kaibigan at pamilya, ang beach ay may linyan na may mga shade at cottage na maaari mong arkilahin. Isa itong top tourist sa Pangasinan, Tondiligan. Matutuwa kang dumating ka at sigurado kaming babalik ka na mas masaya sa Pilipinas. Mga mare, nagpaikot-ikot kami kasi hinahanap namin ang sea salt. Maganda daw dito. Kaya dito kami mag-de-date ni Sugar Daddy. Kaya ito, magpa-park na muna kami, mga mare. Dito kasi, libre lang yung park. Pwede ka mag-park sa kabila. Basta yung medyo safe ang iyong car para syempre, kapag bumalik ka, walang gas-gas yung sasakyan nyo, mga mare. Kaya ito, nauna na nga si Sugar Daddy maglakad. Ay, lumabas pala. Kaya ito, lalabas na rin ako, mga mare. Iniwan ko yung mga gamit ko para maglakbay-lakbay kami ni Sugar Daddy. Siyempre, ito na yung pinaka-exercise namin ni Sugar Daddy. So, ito yung pinagmamalaki ko sa Dagupan, ang Tondiligan Beach. Kasi maganda daw dito. Pati lalo na ang sunset. Napakaganda. Napakalinis. Kaya ito, mga mare. Ayan yung garden dito. Meron din yung plaza. Patignan yung mga mare. Ang ganda-ganda ng mga alon. Dito lang nagiging masaya si Sugar Daddy kasi dito lang din siya nakakapaglakad ng maayos. O, tignan niyo mga mare, nangyayari si Sugar Daddy. O, natutuwa ako kay Sugar Daddy kasi nga, deserve niya na makapag-relax dito sa Pilipinas. At dito lang din kami nakakapag-hawak kamay. Siyempre mga mare, ito na yung pinakamasaya kong kasama lagi si Sugar Daddy kasi nga, pag nasa Saudi na kami, ay puro trabaho siya. Trabaho, work. Ano ang kabuluhan? Ito ang buhay. Kaya ito, mga mare, ilan. Ganda pagmasda ng alon, ang tubig. Parang naglalabang, ang dami mga buhay. Akala mo yung naglabang eh. Yan nga, naglalakad na kami mga mare. Size din namin ito ni Sugar Daddy para lumakas din ang aming mga tuhod. Siyempre, tumatanda na kami, hindi laging bata. Kaya kailangan galaw-galaw. Kailangan natin maglakad upang umaba ang ating buhay. Kaya ito, mga mare, o meron pa nag-date dito. Ang ganda-ganda talaga dito sa Tondiligan. Sige, lakad kami ni Sugar Daddy. Kahit sa kami mapadpad, okay lang. Malay-layo na rin ang nilakbay namin ni Sugar Daddy. Parang gusto niyang lakarin hanggang dulo. Kaya yan, o. Tingnan niyo ang likes ni Sugar Daddy. Ang ganda-ganda. So ngayon, mga mare, bumalik na kami sa kabila. Duma kami sa likod. Kaya tignan niyo, may nakita kami bibi. Ang cute girl. So, medyo, ayan, may poso pa. Tapos, maraming tindahan dito, mga mare. Ayan yung nasa ng pag-asa ng sa Dagupan City. Medyo nauuaw na si Sugar Daddy. Kaya ito, bibili muna ako ng soft drinks, mga mare. Sabi ko kay Sugar Daddy, saglit lang. So, ngayon, pumunta na ako dito sa tindahan para bumili ng soft drinks. Ang problema, mga mare, wala pala kaming wallet. Hindi kami nakabili ng soft drinks or tubig kasi nga iniwan ko nga yung gamit ko sa sasakyan. Kaya ito, nagpatuloy kami maglakad. Wow, nakakita kami ng kabayo. Ang cute-cute ng kabayo dito. Meron pala ditong kabayo sa Tondiligan. Ito yung una kong kita na meron pala ditong kabayo. Kaya ito, nagpatuloy kami maglakad pa. At para makabalik na kami sa parking namin. Kaya ito, dumating na nga kami rito sa Sea Salt. Kaya nauna na nga si Sugar Daddy na pumasok sa Sea Salt. At ito, pumunta muna ako sa parking para kunin yung pera. Nakakahiya tuloy doon sa maliit na tindahan na bibili sana ako ng soft drink. Naka-order na kasi ako. Kaso, ang problema, wala pala akong pera. Nahiya tuloy ako kay Sugar Daddy. Hindi ko siya nabili ng soft drink. So, nauho pa naman siya. Kaya ito, bumalik na ulit ako ng season, mga mare. Ito ang season kasi ay kilalang-kilala dito sa Tondiligan. Masarap dito ang kape, pati mga pagkain. Ang ambience dito, sobrang ganda. Yung songs pa lang dito, talaga may in love kasi ng tuwing. Romantic na romantic. Nakakarelax talaga. Kaya ito si Sugar Daddy, yung order na nga siya. Ayan, Hindi na nga dumating na nga yung order namin. Yan yung favorite ni
sugar daddy ang cappuccino. Ang cute naman, laki ng smile, oh. Parang pusa. Kahit yun naman sa akin, ang Americano coffee. Kaya mga mare, ito na nga ang kape ko. Ang kape, pagising sa tulog na utak. Kaya inom muna tayo mga mare, para naman marilak ang aking mga utak. Sabi ko kay sugar daddy, smile naman dyan, oh. Yan, uminom na nga siya ng favorite niya ano. Ewan ko ba, oh, ano ba yan? Parang bumubula. Ito mga mare. Oh, tuwan-tuwan si sugar daddy. Oh, meron pa siyang ano sa ilong niya. Sabi ko, oh, meron pang bula-bula sa ilong. Masarap ang pagkain dito sa Sisot, lalo na ang tacos. Kaya mga mare, punta lang po kayo dito. Hindi kayo magsisisi. Bye-bye!